good day, guys. This is Lucking Dabao, and once again, welcome back to my channel, guys. Hello guys, magandang araw sa inyo lahat, no? At kumusta po kayo? Sana ay nasa mga mabuti tayong mga kalagayan, guys, ha? Yan. So guys, we are here in the City of Palms, no? Sa Tagum City. So ito yung Apokon Road, guys, na nandito tayo sa may Apokon Road. Yan. So this road over here, guys, will lead you towards to the city center of Tagum, no? Yung dito naman sa kabila is ito na yung mga road to papunta sa Davao de Oro and Davao Oriental, no? Ayan. So ayan. So dito tayo ngayon, guys, sa may City Hall Tagum City, no? Ating pasyalan itong City Hall ng Tagum City, guys. Titignan natin itong since nandito tayo. Dahil alam nyo, itong City Hall ng Tagum ay isa sa mga iconic, no? At most modern City Halls right now na dito sa bansa, no? Ayan. So, yun guys, no? Samahan nyo ako. Welcome to the City of Palms, no? So, ngayon, lakad-lakad tayo dito, guys. Punta tayo doon mismo, no? Ito yung entrance nila na main entrance towards the City Hall. Ayan. Ang laki talaga ng pinagbago. This is the STI building pala, no? STI pala to. Laki ng pinagbago na talaga ng sa Tagum City, guys, no? It has a lot of potential now, no? Ayan. So ngayon, guys, ha, pasyalan natin to, dahan-dahan tong ano. Let's go, guys. So yan, ha, dahan-dahan lang tayo, guys, para maano natin tong City Hall ng Tagum. Ang ganda, guys, no? Kung hindi ako nagkakamali, guys, alam ko this land area na kung saan nakatayo tong new City Hall ng Tagum, ito ay donated, no, sa local government ng Tagum. Ito ay actually kay ano, no, parang mga Ayalas ang may-ari nito, guys, no, na dinonate nila dito para sa government, ano, ng Tagum City. So ngayon, yun, puntahan natin hanggang tapos libot-libot tayo doon sa may City Hall. Ayun. So we're here, no? Nandito na tayo mismo sa may harap ng City Hall. Ayun, ang ganda niya talaga, guys, no? Ang ganda ng kanyang facade, no? Ayun. So ayun, inuumpisahan nila itayo to. This is the tallest Christmas tree in the country, no? I think nakalimutan ko ilang meters to, guys, eh. Ay, no. Ayan. Ang ganda dito, guys. I don't know, no, kung ano yung road na ito magli-lead, no, kasi dito tayo galing, guys, eh. Dito tayo galing sa ano mismo, doon. Sa kabilang dulo.
So from there sa Apokon up to here dito sa may ano, parang mga siguro mga nasa 1 kilometro din, no? 1 kilometro din yung layo niya. Ayan. So itong road na ito, guys, since kasi dati, guys, nung nakakapunta pa ako dito, bago-bago pa to, actually parang ginagawa pa tong City Hall ng Tabum, ay wala pa masyadong dumadaan-daan dito, no? Ngayon na it's parang ano to, eh, no? Parang may ginawa na silang road dito, bypass or something, kung saan ang lusot nito, guys, no? So ngayon tawid tayo dito, guys. Ayan. Ang ganda nung kanilang ano doon, guys, oh, yung parang ano ba tawag dyan, and a lot of palm trees. Ganda, ganda ng ano dito, guys, no? Ayan. So laki na talaga ng pinagbago nitong Tagum City. Laki ng kanilang parang plaza dito, guys, eh, no? Dito muna tayo banda sa may labas, guys, no? Ikot-ikot tayo dito. Well, hindi naman natin alam kung ano yung mga developments na meron dito ngayon, if ever meron. Kasi dito, ang kagandahan dito, guys, itong area na ito, they live this area, yung papasok na makikita mo, punong-puno ng mga puno yan. No, ayan. No, so, parang stay at ease na lang yan dyan, guys, no? So, maganda rin yan dahil para, ano, no? Ayan, punong-puno ng puno dyan. Pero probably talaga nito, guys, no? In the near future, guys, this area here magiging ano to, no, malaki ang potential nito to be turn into a parang a business center also, no? No, since yung old na downtown ng Tagum City is kinda parang medyo masikip, no, punong-puno ng mga establishment noon dito. Ito yung mga potential na pwedeng tayuan ng mga BPO towers, no, and mga high-rise building, no, dito na area. Ito yung pinakamagandang location. You know, the problem lang ni Aldo. Actually, guys, alam nyo ba, kasi itong Tagum City, guys, ang role nito sa Metro Davao. Kasi yung Metro yung Davao City, guys, is siya yung metropolitan center ng Metro Davao, while the Tagum City is the economic driver, no? Siya yung economic driver ng Metro Davao, no? Yun yung role niya, no? Yung Island Garden City of Samal naman ay sa tourism hub ng Metro Davao, no? Panabo City and Digo City, halos the same sila na ano, nakalimutan ko kung ano sa ano role nila. Parang yung Panabo, siya yung mag-aano sa may north, and then that Digo City is in the south area. Ayan. No? Ayan. So ito yung Christmas tree, no? Inuumpisahan nilang parang nag-uumpisa na sila mag-ano dito, guys, no? Tinatayo tong Christmas tree. Napakataas niya pala talaga, no? I think it's like a mga 20 stories, I think, no? Around 20 stories in height, or 15 stories, I think, no? 15 stories to 18 stories in height, no? Ang taas siya. Yan yung currently, no? Matagal na siyang pinaka the tallest Christmas tree in the country, no? Sayang hindi ako makalapit sa City Hall, guys, no? Kasi may nagpapatugtog, I don't know kung ano meron, baka makapiright ako, no? So dito lang tayo banda. May something may mangyayari event yata, so dito tayo. Babanatan ko na lang ng ano para medyo hindi pumasok yung ano ng ano. Ayan.
Ganda nung kanilang parang may aron sila dyan, oh. Guys, may parang viaduct sila dyan. Ayan. No, for the entrance. Ito yung parang pinaka main plaza nitong City Hall. Ayan. Kaya lang pinapakinggan ko kasi kung ano yung tugtog na yan, eh. I think it's a hymn, no? Par. Ayan. So, ito guys, no? Ito yung kanyang pinaka main plaza. So, punta tayo doon guys. O, yung parang may ano na yun. Yung ano ba yan? Umbrella type or ano? Parang ano, no? Dyan. Parang grandstand nila. Yan yung pinaka main grandstand dito, eh. Parang merong event yata dito later guys, no? Kasi merong ano. Ayan, no? This is the City Hall of Tagum. Ay, salamat, pinatay nila yung ano, music. Ayan, guys, no? Ang laki pala nitong ano, no? Itong Christmas tree nila. No? Ang ganda. Lapad. See guys, no, malapad pa yung ano doon guys, eh. Marami pang mga bakante na area na possible pwedeng tayuan niya ng mga business corporate towers, no? And other government regional government offices, no? Pwede rin. Kasi yun yung maganda yung role sana nito ni Tagum City guys, eh. Ang problem lang ngayon na hinakaharap nitong Tagum guys is there yung sa electricity nila, no? It's kind of very expensive yung rate nila per kilowatt hour, and then di hamak na ang layo ng diferensya nila, no, sa Davao City, sa Davao Light Power, no. Tapos ang diferensya dito, eh, no, parang unstable yung kuryente. So nakaka ano yan guys, no, para sa mga investors na sana gusto nila sana, kaya lang hindi pwede yung ganun, no, na medyo unstable yung kuryente, lalo na para sa mga BPO, no. Ito magandang target tong Tagum City for BPO. Kung okay lang sana ang kuryente dito guys, malamang marami ng BPO offices dito, no. Kasi alam nyo, sa Davao City ngayon, ang daming mga BPO agents are leaving from Davao del Norte, no? Ayun. So isipin mo, if yung mga BPO offices, they will extend their office here in Tagum City, yung mga taga Davao del Norte, they don't need to go to Davao City anymore, no? Dito na lang sila sa Tagum City, no? Ayan. I think it's time for another. Sana, alam ko, inaano na yan sa Congress yung about sa electricity nila na pwede na para. Kasi co-op yata yung I don't know, wala ako masyado, hindi ko masyado sure guys, no. Parang co-op kasi yung nandito sa ano, yung Nordeco, no. Nordeco. So yun. So dito guys, sa may likod, parang meron na ring establishment, alam ko kung ano to, no, natayo. Ayun, meron silang parang hill dito, no. Na may nakalagay na We Are Tagum. Ayan. Ang ganda talaga potential tong ano guys, Tagum City. Yun lang, no? Yun lang. Siguro feel ko, no, pagka if ever pagka pumasok si Davao Light dito, I'll just give Tagum City 5 years and then you will see a lot of tower cranes here, no? Probably baka dito pa nga tayo yung mga
skyscraper, no? Ah, pero I don't know, no, kasi medyo Davao del Norte na to, malapit to sa Davao de Oro, and Davao de Oro is the one of the yung mga isa sa mga epicenters ng mga lindol, no? Ayan. Well, pero still, no, business centers and even townships are so probably, no, na will rise here. Ayan, ano. Ayan, ang laki pala nito. Hindi ko alam, no, kung mag ilang hectares tong area ng City Hall of Tagum. Ayan. Saan ka makakita ng City Hall na ganyan, guys? Oh. Ayan. May nagpapatugtog sa loob, eh. Ayan. Meron din silang ano dito, no? Mukhang kay Kublai ito na obra, no? Ayan. Ayan. So ito na yung parang viaduct, guys, no, paakyat, kasi may entrance din diyan sa taas, eh, kasi marami andiyan lahat ng mga offices, eh, no, ng ano, ng Tagum City, treasurers, halos lahat, no, andiyan, no. So isipin niyo, ayan, no, laki pa ng space doon, guys, hanggang doon pa yan, eh. No? So isipin nyo, kung merong biglang magtayo na township diyan, no? Ang ganda. Ang ganda ng ano, dito, no? Ayun. Buti nakapasyal tayo dito, no. Ayun. Meron silang ano dito. Nagagandahan ako doon sa ano, no. Sana dagdagan pa nila 'yan, yung parang umbrella type na 'yan. Ang ganda na ano yan. Tapos ang ganda siguro, ewan ko kung umiilaw yan sa gabi. Ang ganda siguro. I will not wonder, guys, no, one day that this city of Tagum will be recognized, no, it will be belong as the one of the highly urbanized cities in the country na already, no. Ayan. Hindi na siya parang component city or what, no, it will be magiging ang categorized na nitong Tagum City as a highly urbanized city, no, isa sa mga highly urbanized city, and we were luck kasi part siya ng Davao region and Metro Davao, of course, no. Ayan, ito yung fountain area nila. Ayan, no? Ayan, meron ngang event sa loob, guys, no. Ang gusto ko dito talaga sa Tagum, guys, no, very ano sila dito sa mga plastic bottles. Meron talagang ang dami mo makikita ng ano dito sa Tagum City na yung ganito, oh, na tapunan ng mga anything, no, mga plastic bottles, no. Ayan. Ayan. Konti na lang ano to. Ayan, lakad tayo dito, banda, guys. So yun lang naman, guys, no. Ayan, no, ang ganda nito, guys. Kung umiilaw to siguro sa gabi, guys, na paiba-iba ang kulay, panalo to, no. Ayan, ang ganda nito, oh. Yung ano ba tawag dito, parang payong ang para siyang payong, eh, no. Ang ganda niyan kung nag-iisa kasi siya, no. Ang ganda niyan siguro kung medyo mga tatlo sila or lima, no. Iba-iba ang shape, iba-iba ang size, no. Yan, isang malaki, mayroong maliit, tapos nag-iiba-iba ang color, no. Yung parang datingan niya, yung parang sa ano, guys, eh, no. Yung sa mga super trees sa Singapore, no. Ganyan. Kaya lang ito, hindi siya ano,
No, ayun, iba siya, parang it's like a canopy, no? Ayun. Ayun. So, ayun. Ayun, I think merong mga under construction doon, guys. Ah, okay. So, sa government area, no? Ayan, sinasabi ko, guys, no? Ang ganda nito, no? Pagka, nagano yan, haba pa, nilaki pa nito, guys, ha? Hanggang doon. Wala pa kasi ako yung ano, guys, yung parang mga GoPro or what or something para pinaplano ko yan pagka nagkasweldo na tayo dito sa ating YouTube. Bibili tayo ng ganyan, no? Para mas makapag vlog tayo ng maayos kahit habang umaandar tayo, ayan, no? Mas mabilis natin may iikot ang isang lugar. Ayan, so yun lang, guys, no? Pinasyal lang natin tong City Hall of Tagum, guys, no? Ayan, so that's it, no? Thank you so much, and guys, no, please like and share the video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do so, subscribe na kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para notification bell para kayo ay ma-notify every time I will upload a video tungkol sa mga development around Metro Davao. Ayan, guys, no? So try tayo mag-ikot-ikot ngayon sa downtown after this. So abangan nyo yung next vlog ko, guys, no? So sa akin pa paalala, guys, ha, mag-iingat tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aabang yan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng ating mga pamamahay. Okay? So that's it. Thank you so much. God bless us all, and take care, guys, ha. Adios.